Magandang araw po sa inyong lahat, kabayan. Alam po ninyo, sa napakahabang panahong pagtatanghal sa radyo at telebisyon ng ating palatuntunan, ay naitala ng ating alamin ang napakaraming paksa at talakayin sa larangan po ng paghahayupan, paghahalaman, pangisdaan at mga industriyang pangtahanan. At ito po ay batay sa ating po mga nagawang pakikipag-ugnayan, pakikipanayam, sa ating mga talubhasa, sa mga magsasaka, sa ating pong mga negosyante at marami pa nating mga kababayan sa larangan ng pananakahan at industriya. At ito po, kabayan, ay ukol sa kanilang ginagawang pagsasaliksik, pag-aaral, mga karanasan, mga payo, pananagumpay, at kasama na rin po dito at bahagi ang sarili at personal na karanasan ng ating palatuntunan, ating alamin. Kabayan, ang lahat ng kaalamang ito ay ating pong tinipon at pinagsama-sama sa pamamagitan po ng ating tinaguriang libro sa video ng salin kaalaman ng palatuntunan ng ating alamin. Kabayan, sana po ay mabigyan namin kayo ng kasiyahan sa pamamagitan ng mga kaalamang nabanggit at harinawa na kayo po ay magtagumpay sa inyong mga proyekto. Masaganang pagsubaybay, kabayan. Okay, kabayan, hayaan ninyong maibigay ang buod na ito upang hindi makaligtaan ang ilang mahalagang paksa sa pag-aalaga ng paitluging manok. Bago pa lang dumating ang sisiyo, ay kailangan may gagawin ka na. Kunyari, bibili ka isang kahon na day old. Ang ibig sabihin, 100 yun. 104 ang isang kahon.
kung ilalagay mo sila doon sa brooding house, kailangan. Bakit 104? Kasi may tawad eh. Ah, ganun ba? Ganun ba talaga yun? Standard ba yun? May allowance na apat. Kasi yung isang kahon, apat ang partition niya na yun. Ah, taga. So, 25. Ngayon, bawat 25, lalagyan nila isang tawad. Kaya meron kang 104 na sisiw. Pero bago dumating sisiw mo, kunyari, darating bukas, ngayon pala, dapat yung paglalagyan lang, handa na. Ang brooder? Oo. Chicken mo yung brooder, kung maandar. Yung brooder na tinatawag yan, yung saklub lang na merong bombinyang malaki. Tapos, kailangan yung papel na pagpapatungan mo ng, kasi ilalagay mo ng papel yan eh. Yung, sa flooring? Sa flooring. Sapagat lulusot sila pag hindi mo lagyan ng papel. Yung papel mo, dyaryo, makapal. Siguro mga pitong patong na dyaryo. At yung kulong, yung sinasabi ko kanina na ikukulong mo sa isang lugar para malapit sila sa brooder. Yung pigs mo dapat nandi dyan. Tapos yung tubig mo, chicken mo. Tapos yung medisina, ba kailangan yung medisina mo na anti-stress ang tinatawag. Sapagkat kung malayo yung pinanggalingan ng sisig mo, ba stress na stress yan pagdating sa iyo. Kaya yan, handa na lahat yan. Pag yan, na-check mo, nandiyan na yan, ba, pwede ka nang tumanggap ng sisiw. Kailangan ba pag dumating na yung 1-day-old mo, kailangan pa ba, kailangan ka agad ba bibigyan ng patuka at tubig? Sa aking experience, mahirap ang manok, ang sisiw, na pagdating, meron sila makikita ang tubig. Sapagkat, maglulunod yan eh, lalo kung mainit na mainit. Pag nakakit sila tubig, hindi sila iinom, maglulublog. Eh kung yung patubigan mo medyo malalim, malulunod mo nga yan. May malulunod. Tapos magkukumpulan sila hanggang merong madaganan. Ang maganda dyan yung pigs, ilalatag mo. Kasi yung pigs naman nakalatag sa dyaryo yun eh. Wala silang feeder pa eh. Kung handa na yan dyan. Oo, ilalatag mo lang. Pero yung ang advice ko sa tubig, huwag mo na ilagay. Kaya pag dating ng manok, yung mga sisiw, ilalagay mo doon, may brooder sila. May patuka na. May patuka, pero yung tubig, wala. Tubig, huwag mo na. Huwag mo na. Dahil baka mamaya, yung labangan mo ng tubig, napakalaki ng space, magnulublog pa mga yan. Hintayin mo sila makapagpahinga. Kunyari, yung dating nila, may palagang pagod na pagod sila. Baya mo sila makapagpahinga, na-stress muna sila. Oh, na-stress sila eh. Mga ilang oras bago bibigyan ng oras, dalawang oras. Tapos, ilalagay mo yung tubig. At iinom sila ng matiwasay. Yung iba nga, lilulubong ulo eh. Pag yung unang pag mainit na mainit, saka yung stress na stress. Uho na uhaw. Dok, anong dapat gawain para hindi sila maiwasan yung paglulublog nila at maiwasan yung pagkalunod nila sa inyong patubigan o sa inyong drinking trap? Yung drinking mo, dapat hindi yung malalim, malalim yung tubig. Tapos yung, kasi ang nabibili nating water ngayon bukas na bukas yung palibot eh. Kung malalim yung tubig mo, hindi sila iinom. Papasok sila doon, gagawin na laruan yun. Dapat meron yung partition, yung mga grill na ganyan. Yung mga sisiw, hindi papasok mo sa loob, iinom lang. Pag backyard, hindi mo pwede yung nipple water na pare sa Amerika na meron lang maliit na ganyan, na pag binuka mo, may lalabas na tubig. Hindi ba yun, napakamahal noon. So, ganun lang, precaution lang yun. Pero kung hindi masyadong stress ang mga sisiw, kunyari dito sa Rizal, kumisan isang oras lang, wala pang isang oras, mula sa hatchery, darating na sa iyo yung sisiw, at saka kung darating sa iyo gabi, hindi masyadong hindi masyadong mainit, hindi masyadong stress. Yung mga manok, relax. So, pwede mong, kaya, ang payo ko lang ay, titingnan mo kung gaano kalayo yung pinanggalingan ng sisiw. Pag yan ay matagal ang biyahe, at saka, mainit ang panahon, talagang, oo na oo yan, maglulublub yan sa tubig. At sa pakain naman,
magbigay ng chick starter mash hanggang sa ikalimang linggo. At sa huling bahagi ng ikalimang linggo hanggang sa ikapitong linggo, magsimulang magbigay ng grower mash sa mga ito. Kung magpapalit ng pakain, kabayan, gawin itong dahan-dahan. Ang mga sisiw ay kailangan bigyan ng napakagandang patuka, pakain. Sapagkat kung hindi mo nasundan ang tamang pagpapakain, hindi mo makukuha yung timbang. Ang sekreto sa pagmamanukan sa layers, kailangan pagdating ng edad na sila ay 1.4 kilos, kailangan 1.4 kilos sila. Pag hindi mo nakuha yung kanilang tinatag na potential, kung dapat mong itlog ng 350 eggs, eh medyo payat siya, hindi siya mangingitlog ng gano'n. Kaya mula sa gulat mula, sa simulang-simula, day old, kailangan bibigyan mo ng magandang pakain. Ang mga pakain na tinatawag nila ay mulang pagdating, meron tinatawag starter. Ang starter, ibibigay natin yan hanggang sila ay 6 to 7 weeks. Itong linggo, starter. Mulang pitang linggo hanggang mga 12 weeks, 12 linggo, grower na. Pagkatapos ng grower, may tinatawag na developer. Ito yung konting variation nila ito hanggang sila ay mabot ng mga 16 weeks, no? Pagkatapos nun, ang pre-lay, tawag na pre-lay. Di ba, nasabi ko sa'yo kanina na umpisa mangingitlog ang mga manok pagdating ng 20 weeks. So, bibigyan mo sila ng pre-lay ng 18, 19 hanggang 20 weeks. Yan ang pagkain na binibigay mo na kung titimbangin mo lahat yan, dapat kumain ang manok mo ng mga 6 hanggang 7 kilo. Kailangan, alam mo na kumain sila ng ganon. Dapat titimbangin mo yun, ano? Ngayon, dapat tumimbang ang manok mo lang. Ito yung pinaka, ano eh. Kailangan tumitimbang ng 1.4 kilos ang manok mo. 1.3, 1.4. Yan ang mahirap sa pulit. Eksakto yan eh. Pag hindi mo nakuha, eh, madidelay ka ng pangingitlog. Sapagat pakakainin mo pa ng pakakainin yun bago mangitlog eh. Hindi mo pa bibigyan ng tinatawag na laying mass. Kasi ang sikreto yung timbang. Kailangan yung timbang makukuha mo bago sila mangitlog. Kung hindi, eh kung konti itlog, ikakal mo, hindi may bibigay yung potential. Hindi mo makukuha yung dami ng itlog na dapat nagbibigay sa'yo. Dok, ano ba mabuti? Ano sa karanasan niyo? Pagbigay ka ng yung patuka o feeds, tama-tama lang sa kanilang the whole day o kailangan palagi lang may patuka riyan? Ang mga manok, kailangan tinatawag na yung ad-lib. Ibig sabihin yung pakain nila, parating nandiyan yan. Hindi yung pakainin mo lang sa gantong oras, tapos wala na. Oo. Kailangan parating may pakain na nandiyan. At yan, tinitimbang mo naman yan eh. At ang mga manok, kakainin lang nila tama sa kanila. Kumisan niya eh, hindi mo mapakain ng kailangan lang pagkain. Kumisan hindi sila kumakain ng 90 grams. Kung kailangan ng 90 grams, kumisan hindi sila kakain ng 90 grams. Pero basta mayroon diyan, mayroon palagi diyan. Kakainin nila yan. Ito ay sa araw at gabi? Kahit gabi? May ilaw yun sa gabi. Ay, si 24 hours ha? Eh, kamusta naman yung maiiwan ng mga feeds? Kupatuka? Yung feeds na maiiwanan, hindi man yung tumatabla, tawag dyan tumatabla yun. Yung ibig sabihin, kita mo na yung tabla dun sa pakain. Meron din maiiwan ng konti.
Hindi masisira. Hindi masisira. Paglagay mo ng bagong pagkain, iyan mo, halo mo. Ihalo mo yun. Pwede yun. Mm-hmm. Hindi mo masisira yan eh. Masisira lang yan kung nabasa. O isang linggo nang nandiyan. Dyan. Hindi, araw-araw eh. Lang naglalagay. Misan 3 times a day ka nang naglalagay para lang fresh yung pagkain. At sa pagbili ng mga patuka, bilhin ang mga pakaing napatunayang nakatutulong sa pangingitlog ng manok kahit na sa panahong ang mga ito ay naglulugon o molting kung tawagin. Kabayan, kung kayo'y makalimot ukol sa ating mga binanggit, balikang muli ang buod ng mga paalalang nabanggit. Kabayan, sa bahaging ito ng ating mga talakayin, ang pinakamahalaga sa proyektong ating nabanggit, ang layer production, ay kapag nagsimula ng mangitlog ang ating mga manok. Kung ang manok mula sa unang araw ay may 6 hanggang 8 linggo, ilipat na ng kulungan ang mga ito. At do'y mananatili hanggang sa sumapit ang panahon na ito po ay mangitlog. Sa paglilipat ng manok, gawin sa magandang panahon. Ang growing house ay dapat malinis at ligtas sa anumang sakit o peste. Tandaan ding 2 hanggang 5 araw bago at pagkatapos na sila ay mailipat, maglagay ng tinatawag nating anti-stress sa inumin ng mga alagain. Panatilihing maayos ang kalagayan ng kanilang bahay, maliwalas at hindi mainit at hindi rin malamig. Subaybayang mabuti ang inyong alaga sapagkat ang mga ito ay nangingitlog na sa gulang na 20 hanggang 22 linggo. Simula na po itong gumanda ng pangingitlog. At maganda pa rin ang pangingitlog sa gulang na 30 hanggang 40 linggo. Subalit, subok na ng ilang nag-aalaga ng manok. May mga pakaing nabibili, kagaya po ng ating nabanggit, na mahusay sa pagpapaitlog ng manok kahit na sa panahong ito ay naglulugon o nasa panahong kung tawagin po natin molting period, nangingitlog pa rin ang mga manok. Dito po nakakabawi ang mga nag-aalaga. Ang paglulugon, kabayan, ay nagaganap sa unang taon ng pangingitlog at mapapansing bumababa ang produksyon. At dahilan sa natural na pangyayaring ito, nababawasan ang balahibo ng manok. Sinabing ang maagang naging inahin ay mahinang mangitlog at yaong naantalang inahin ay mahusay mangitlog. Bagamat sa 2 taon ay nababawasan ang itlog ng hanggang 20% kaysa sa unang taon, higit namang malalaki ang mga itlog na makukuha. Ding, dito sa pag-ano nyo ng mga itlog, meron kayong 3 mga sizes, ano? Apat na sizes. Ano ito? Small, ito. Medium, large, extra large, at saka jumbo. Pwede nating ipakita yung sa mga nanonood para eka nga, okay. Ano yung pinaka-small dyan? Anong batayan nyo sa small? Timbang lang talaga, no? Medium na yan, medium, eh. Okay. Wala na akong small ngayon dahil matatanda na yung manok ko. Halos kaya small, ha? Medium pa rin. Large, extra large, jumbo na lang ang lumabas. Yun! Ano yun? Anong lumabas yun? Piwi. Piwi. Anong ibig sabihin piwi? Wala na. Wala, maliit pa sa small. Piwit na. Kaya ito, walang kawala dito sa timbangan na ito, eh. Uh-huh. Ano yun talagang para sa manok yan? Sa itlog. Sa itlog talaga yan, ha? Kung tutusin, matagal ka na rin naman sa pagmamanukan, ano? Aha. Sige, timbangan nyo po. Timbangin po ninyo lahat dyan. Okay, magtimbang po kayo na magtimbang dyan. Kung kayo po nasa pagmamanukan, ano ang pinakamagandang pinagkakakitaan dito? Itong sa itlog. Ibig sabihin, anong mga sizes? Siyempre, yung kung may prices yan, yung small, 190, yung large, 2 pesos, yung extra large, jumbo, 220.
Ngayon, para mabilis yung ano, makumita naman ulit yung mga ano, yung story, mga nagtitinda, nilalahat ko na, hindi ko na tinitinda. Sila na lang ang nag-aasok niyaan. Payag naman sila ng gano'n. Mas gusto nila yun. Ayun. Mas malaking kinikita mas nila. Mas may kinikita sila ron. Okay. At mga... the same way, nakakasave yung ng trabaho itong aking mga katulong. Mm-hmm. At nakakatulong ko pa dun sa pagbabalik sa bayan. Ibig sabihin to, boss, pagka kinuha yung mga itlog sa manukan, dire-diretso na. Tapos pagsasamahin na sa tray, narating dito yung buyer, by tray na. Boss, dito po sa ganitong klaseng ano, itong hawak ni Kajeri, ano, na manok. Sir, itong ganitong klase, pwedeng manghawakan niyo to. Ito po ba mga ilang ano pa? Mga ilang buwan o taon pang ibibigay na magbibigay ito, na ito? Mga limang buwan pang mangingitlog to. Ilang taon na po yan? Mga more than 1.5 years na ito. Yan. Sa layers ba, ilang taon ang pinakamaganda? After 5 months na alagaan mo from day old chicks, nagsisimula ng mga itlog yan. Uh-huh. Hanggang sa umabot ng 2 years. Ganon? Ngayon, sa first arangkada niyan, tatalsakit niya 90%. Ngayon, pag mga 2 years na, halos mga 50%. Pagka ganon? 50%, 40%. Mahirap. Kinakal na namin at binibinti nila. Anyway, na ibebenta naman. Ang bilibili. Dahil hindi naman makunat. Nga lang, medyo matagal ang lutuan ito. Pero parang native na ito. Magkano live weight po? Kung magbili kami, 30 pesos sa live weight. Pwede na yun. Magtsatsaga na yung kunat o. Mabiling-mabili. Okay. At saka malasang malasa ito kaysa dun sa mga broiler. Ano pong dahilan nun? Kung yung may edad na, parang nagiging lasang native, pag inilaga mo, malasang malasa. Okay. Hindi katulad ng broiler na 45 days lang. Dito po dito po sa mga manok niyong ganito, nakikita natin. Boss, meron silang sinasabi na kahit na hindi umaabot po ng dito po kayo. Hindi umaabot ng dito po kayo sa kabila. Yan, naglilipatan kami rito. Kung hindi titignan ng isang marunong, nakikita po sa figura, hindi lamang sa pangingitlog na medyo tumatanda na po yung manok. Maano mo yan sa paa, pag medyo namumula na yung paa. Ilagyan rin ko sa kawit ni Man Jerry. Ayan. Ito, pag ang paa nito medyo namumula na, ano na, dyan mo ang pangalawa sa palong, pag medyo yung pusyaw na ang palong. Ito, sabihin, pumupusyaw ba ito? Oo, pumupusyaw. Parang tuyot na. Yun, nagsisimula ng mahina ng mga itlog yun. Actually, kung talagang tutuusin, mga ilang taon ang itinatagal na buhay niyan? Well, hanggang... hindi sa pangingitlog, hanggang 3 taon. Nabubuhay siya. Nabubuhay siya. Pero yung laying ano niyan, yung profitability niyan, hanggang 2 taon. Anong pinakamababang pangingitlog na ibinibigay? Well, talagang sagad na. Oh, mga 30%. Ganon? Oh, yung 30% na lang ang production mo, 40%, ganyan. Kaya dapat yan ikakal na. Ipita mo na yan, papalta na ng bago. Bago na. Meron silang sinabi, Mang Ding, na pwede pa raw ma-rehabilitate at saka yung mapa-recover ng kaunti ang manok? Wala ba kayong ginagawang paraan para, ika nga, from 30, medyo ma-packet natin ng kaunti? Well, ganon din daw ginagawa sa itik. Siguro sa ano ng pagkain, yung ingredient ng pagkain. Hindi na pinamumult yan, pinalulugo. Hindi makakabawi. Hindi na makakabawi. Hindi nyo nasusubukan. Pero sa itik naman, yung ginagawang ganoon, pinaluloko dun sa namimiling maglalagay ng itikan. Kaya beware yung mga bagong mag-iitikan, baka ang mabili nila ay yung balikbayan. Balikbayan, ha? May balikbayan. Ay, hindi na nangingitlog ng marami yun. Wala na talaga. Pero sa manok, talagang after 2 years, mababa na. Mababa na. Mahina na. At saka gagastos na kayo sa feeds, ano? Gagastos na sa feeds. Anuhan mo na lang, supportahan mo na lang talagang mga vitamins yan. Saka yung papaiklog. Pinapayo ng mga dalupasa ang paglalagay ng mga sangkap na mayaman sa calcium.
maglagay ng dinurog na balat ng talaba o limestone o apog upang kumapal ang balat ng itlog ng ating mga alagay manok. Sa kabilang dako sa paglalagay sa ayos ng mga paitluging manok, ipinapayo ng mga dalubhasa na kung papalitan ang patuka, halimbawa, sa starter mash patungong grower mash, huwag bibiglain upang hindi humina ang resistensya ng manok. Kagaya ng sa ibang ibon, kabayan, ang matabang paitlugin ay hindi makapagbibigay ng magandang produksyon. Naipapayo ng mga dalubhasa na ang pagpapakain si paitlugin sa panahon ng paglaki ay dapat na ituon lamang sa wala pang 90% ng dapat na ibigay na patuka sa mga ito. Bukod sa rito, ang mga manok na malusog at kagandahan ang pangangatawan ay hindi gaanong magastos alagaan sa dahilang hindi nito kailangan ang labis na patuka bago mangitlog at sa panahon ng kanilang pangingitlog. Napatunayan ding pagdating sa gulang na 20 linggo, kagandahan na ang pangangatawan ng paitluging manok. Dok, kailan naman ibinibigay ang grower mash at gaano katagal? Ang grower mash ay kasunod sa starter mash. At yan ay tumatagal din ng ano yan eh, ng 6 na linggo. At ang manok, tumitimbang ng mga 400 hanggang 500 grams. Pagkatapos ng magpakain mo ng growing mass, kailangan tumitimbang siya ng mga 900 hanggang 1 kilo. Yan ang babantayan, yung timbang ng manok. Critical yan, pinaka-importante yan. Sapagat pag hindi sila tumimbang ng karapat-dapat na timbang, maghahabol ka kasi ano pa lang sila, 12 weeks pa lang eh. Hanggang 20 weeks mo aalagaan yan. Maghahabol ka ngayon ng timbang. Maghahabol ka ngayon ng pakain. Kaya mula dun sa starter, binantayan mo hanggang grower. Pag sampa ng grower, bantayan mo rin yung pakain. Kung kailangan sila kumain ng 40 grams yung panahon na yun, kailangan kakain ng 40 grams. Kung kailangan kumain ng 50 grams, kailangan mga 50. Tapos itimbangin mo, meron tinatawag na periodic weighing. Tinitimbang ang manok para hindi ka nalalayo sa timbang. Kung malapit ka sa timbang, okay. Kung malayo-malayo, dagdag ng pakain. Sa ang experience, wala man nag-overweight yun eh. Hindi sila sumusobra sa timbang. Yung kung ang panahon natural. Oh. Kung panahon ng taglamit o taginit, anong masasabi mo dito? Sa taglamit, wala kang problema. Dahil kain ng kain yan eh. Ah, ganoon. Dahil kailangan energy, kailangan init. Pag summer, lalo kung mainit ang building mo, yun ang problema. Ang manok kasi, gusto magpalamig. Wala siyang makikita ang pampalamig sa feeds, lalo siyang iinit. Kaya inom siya ng inom. Nag-taon na, nag-off feed, yung kulang ang pakain. Pag kulang ang pakain, hindi makukuha yung timbang. Kaya kailangan gumawa ka ng paraan para kumain sila ng katamtamang patuka, parehas ng basahin mo ng konti ang feeds. O kaya lagyan mo ng kulot. Ngayon may tinatawag na flavors. Lalagyan ng flavor yung pakain. Para panahon ng tag-init yun. Panahon ng tag-init. Hmm. O kaya, palamigin mo yung building. Parehas ng paglagay ka ng ventilator, electric fan. O basahin mo yung building. Maglagay ka ng mga overhead sprinkler. O patuloy mo ng tubig yung building. Kailan naman ho ang kailan mo ibibigay yung tinatawag na developer mash? Ang developer mash, ito yung kasunod ng grower. Tawag lang eh, developer, pero yan eh, kasunod-sunod yan eh. Dati ang tawag namin grower din eh. Kaya lang, kumo iba na ang protein yan, saka iba na ang calcium, ang tawag natin developer lang, no? Para lang malaman natin na iba-ibang pakain yan, sa iba-ibang edad. Kaya tatawagin natin ibang pangalan para hindi ka makalimot.
Yan eh, pagkatapos ng grower, mga 12 weeks. Mga, depende sa ano mo, 2 to 3 weeks lang. Dalawang linggo, mga 3 linggo, bibigay mo yung tinatawag na developer. Yan eh, sa loob ng 3 linggo, kailangan ang manok mo ay titimbang na ng mga 1.1 kilos dyan sa developer na yan. Kailan naman ibibigay ang layer mass? Ang layer mass, binibigyan pagdating ng mga 20 weeks, no? Pero meron, may tinatawag pa ta, Dale, meron pa tayong tinatawag na pre-lay. Yung kasunod ng developer, nang dalawang linggo lang yan eh. I see. Ang tawag na pre-lay. Oo. Bago mangitlog. Hanggang mga 20 weeks. Tawag dyan eh, pre-lay. Pagkatapos noon, ang pitch na ilalagay mo, yung lay 20. Pagkatapos ng lay 20, every 5 weeks, ginagawa mong lay 19. 5 weeks na naman, gawin mong lay 18. Percent kasi ng protein yan eh. Ah, sa percent ng protein. Kung pre-lay, kung ihambing mo naman sa ano pagtawag yung layer mass, anong kinaiba niyan? Ang pre-lay, mataas-taas ng konti ang ano, ang protein na, 21% pa yata yan. Ang pre-lay? Ang pre-lay, tapos ina-adjust yung calcium mula dun sa developer. Mm-hmm. Pagdating sa laying, iba na yan. Iba naman. Ang tawag natin yan, lay 20. Yung papatak sila ng mga 20 weeks hanggang, ano lang eh, every 5 weeks yan eh. Pag 20 weeks hanggang, yung 30, ay hindi, 15, yung pre-lay mo ay lay 20, 15. Susunod, sa 36 hanggang 51, 15 weeks, lay 18, ay lay 19. Tapos, lay 90, 18, lay 17. By that time na umabot sila ng lay 17, ikakal mo na. So, para madali may memorizing, binababaan mo yung protein ang ng 1%. Lay 20, lay 19, lay 18. Pagdating ng lay 17, 85 weeks na yan eh. Then, nagdadagda lang ng 15 weeks. Ikakal mo na yung ano. Oo. Ah, ganun pala yun. Nakaiba lang sila sa protina. Oo, protina. Pero pag hindi kayo, sa backyard kasi, ang problema, ang bibigil ng commercial, nakalagay lang dyan, laying mass. Kabayan, pakatandaan po ang mga sumusunod na paalala ng ating pong palatuntunan at ng mga dalubhasa. Habang kayo ay abala sa pagpapakain ng mga manok, kailangan ding obserbahan ang mga ito kung tama at nasa kondisyon ng pagkain. Kung matamlay at mahinang kumain, maaaring may dinaramdam. Ihiwalay kaagad ang mga ito at alamin ang dahilan. Sa panahon ng tag-init, bigyan sila ng basang patuka upang bumalik ang gana sa pagkain. Ang bahay ng manok ay dapat na may maayos na temperatura at kung kailangan, bombahan ng tubig ang bubong ng bahay upang lumamig ang paligid. Iwasan ang walang taros na pagbibigay ng patuka kahit hindi kailangan. At tandaan kabayan, kailangan ng mga hayop ang malinis at sariwang tubig sa lahat ng pagkakataon, lalong-lalo na sa panahon ng tag-init. Kailangang may nakalaang kayong oras ng pagpapakain sa mga hayop. Pagpakain sa may alas 5 ng umaga at ito'y sundan ng bago magtanghali at sa kalagitnaan ng hapon. Kung sakaling ang pangingitlog ng mga manok ay bigla na lamang bumaba, maliban na lamang kung sa panahon ng kanilang paglulugon, makipag-ugnayan kaagad sa isang veterinaryo o kaya na may sumangguni sa isang may higit na karanasan.
Kabayan, ang pagbaba ng pangingitlog ng manok ay maaaring dala ng maling pagpapakain, hindi husto at hindi rin wastong inumin, maruming kapaligiran o gamit, may karamdaman ng hayop at marami pang iba. Kung kayo ay hindi makasiguro sa patukang binibili, magbago subalit ibigay ito ng paunti-unti at hindi biglaan. Pakatandaang lagi na ang pinakamalaking gastusin sa paghahayupan ay ang pagpapakain. Dito nakasalalay ang inyong ikapagtatagumpay. Kinakailangang piliing mabuti ang patukang inyong bibilhin at ibatay sa karanasan ng maraming nag-aalaga ng hayop. Pakatandaan, pag-aralang mabuti ang mga katangian ng mga patukang nabibili at sumubok ng inaakala ninyong pinakamahusay. Sa ating pagpapatuloy, narito po ang ilang karagdagang kaalaman sa ating pong pag-aalaga ng paitluging manok. May kasabihang ang maagang pag-iingat ay higit pa sa mahabang panahong pagpapagaling. Ganito rin ang panuntunan sa paghahayupan at hindi nalalayo ang larangan ng pagmamanukan. Kabayan, kung maayos ang inyong pag-aalaga, malinis ang kapaligiran, wasto at husto ang mga sustansyang bitamina at mineral sa pagpapakain, at mayroon kayong programa sa paggagamot at pagbabakuna, malayong kayo ay makaharap ng mga problema sa produksyon. Isama ang mga palatuntunan sa paggagamot at pagbabakuna laban sa mga sakit na maaaring makita sa kawang inaalagaan. Ang mga pangkaraniwang sakit ng manok ay ang tinatawag na avian pest, Newcastle disease, chronic respiratory disease, coccidiosis, Marek's disease, avian malaria, fowl pox, infectious coryza o sipon, at Gumboro disease. Ang avian pest ay nagpapakita ng paghingal, upo, mahina at malat na paghuni ng ibon, pamimilay, pabalik na paggalaw at paikot-ikot na parang hilo. At kung minsan ay pumipitik ang gawing leeg. Ito'y makikita sa mga batang manok o mga ibon. Sa mga magulang ng ibon, inuubo, namimilay, pagbaba ng produksyon ng itlog, malambot na balat ng itlog at kulay berde ang dumi. Ang chronic respiratory disease ay may sintomas ng pag-ubo, pagpahing, at malapot na sustansya na lumalabas sa ilong. Coccidiosis. Kapag may ganitong sakit ang manok, ito'y nagtatabi sa isang bahagi ng bahay at walang ganang kumain at hindi nagiiinom. Nagiging dahilan ng pagbaksak ng timbang. Ang mga palatandaan naman ng Marek's disease. Panghihina ng mga ito at namimilay na mga paa. Avian malaria. Nagkakaroon ng palatandaang pamumutla. Mayroong anemia. Nanghihina ang mga paa. Namamayat at pagpitik-pitik ng ulo. Samantala, ang fowl pox ay may dalawang sintomas. Ang basa at tuyong kaayusan. Ang unang palatandaan ay ang pagkakaroon ng itim na kuntil sa balat ng mukha, sa palong, at paligid ng mga mata. Nagiging dahilan ang pagsara ng mga mata at mayroon ding sustansyang malagkit na lumalabas sa mga mata. At mayroon ding kakaibang tubo sa paligid ng leeg, hindi makahinga, at pagkatapos ay namamatay. Coryza. Ito'y maitutulad sa sipon, namamaga ang mukha, at ilang bahagi ng palong, at sinisipon at sumasama ang amoy ng nasabing likidong lumalabas sa ilong. Sa Gumboro disease,
may depresyon at panlulumo ang hayop, namamasa ang dumi, kawalan ng ganang kumain, hindi maganda ang kaayusan ng balahibo, at namamatay. Napatunayan ng mga dalubhasa na ang mga sakit ay mapanganib sa mga hayop na nabanggit, subalit maaaring maiwasan kung susundin ang lahat ng pag-iingat. Subalit maaaring dumating ang panahon na magkakaroon ng higit na mabisang pamamaraan upang mawala na ang mga sakit na nabanggit. Sa pamilihan, kabayan, malaki ang bilang ng mga namimili ng itlog ng manok, subalit mahalagang pag-aralan ang mga kaalaman ukol sa nasabing proyekto upang hindi magkaroon ng mga problema. Kadalasang napapagaya lamang ang iba sa pagpasok sa ganitong uri ng proyekto nang hindi pinag-aaralang mabuti ang mga kaalaman ukol sa nasabing paksa, lalo't higit yaong may kaugnayan sa pamilihan. Kailangan kong personal na attention, saka hindi biruan yung pagtatayo ng gantong layer. Kasi masyadong sensitive yung mga manok. Konting ulan, konting malamig, nagkakasakit agad ng manok. Masyado silang sensitive. Ikaw, kung sa bagay, matagal ka na rin napapasama rin sa pamilya mo sa ganitong klaseng negosyo, no? Pero siguro, yung mga kabataan natin na naghahanap ng ganitong mga klaseng proyekto, may masasabi ka na sa karanasan mo na pag-usapan natin yung mga problema sa ganitong klaseng agribusiness. Kasi sa ganito, hindi pwede yung katulad sa office na pwede mong i-distribute yung trabaho. Pwede mo sabi, ito, gawin mo, ganyan. Dito, kailangan kasi personal mong tinitignan kung yung, kumbaga, environment ng manok, kung tama ba. At saka kung, kasi sensitive din sila sa yung mga amount ng feeds na binibigay mo, yung pakain, yung tubig. Kasi pag nasobrahan din sila nito, masama din sa kanila. Pag, so, pag kulang din naman, masama din sa kanila. So, kailangan talaga dito, tamang-tama lang. So, kailangan close supervision ang sa manok. Kung ano, kung magpapayo ka, hindi naman ganong napakaraming tao dito, no? Kasi kami rin may piggery. Compare mo sa piggery, mas kukunti lang ang taong kailangan dito sa layer, hindi katulad sa piggery. Kaya lang to, mas kailangan ng close supervision. Pero sa isang gantong katulad nitong bahay, mga dalawa lang pwede na, tas isang doktor. Mga ilang beses ka nagpapakain dito sa buong maghap? Mga tatlong beses. Beses yan. Ano naman yan eh, tinitignan mo lang yung pagkain nila. Bali, sinusupervise mo lang. Kung wala na, tsaka mo lang lalagyan. Tsaka yung tubig, kaya mapapansin nyo, yung patak ng tubig, konti-konti lang. Para controlled ang pag-water. Water supply nila. Kabayan, inaasahan namin ang inyong pananagumpay sa mga napiling proyektong panghanap buhay at negosyo na kagaya ng pag-aalaga ng mga manok na paitlugin.